Thank you sa mga tumulong. Iba talaga pag may upline, no? Mas maraming na-achieve. Pero kahit walang upline, pwede pa rin naman. No, tatandaan niyo, huwag niyo gayahin si Vinci. Nung sumali siya dito sa iFern, 1.5 years ago, ang nasa utak niya, kailangan magaling ako, magaling yung misis ko, magaling yung team natin. Para pagka nagsara si iFern, malilipat ko yung buong grupo sa ibang kumpanya. Kaya hindi niya nilalapit yung mga tao sa amin. Hindi niya pinagmamalaki si iFern, pinagmamalaki niya lang Vinci. Grabe si Vinci. Ang raming nagawa ni Vinci. Diba? Hanggang sa time, no, na nag-away sila nung downline niya. Nagtampuhan. Oo. Nandito yun, yung Cheque Chica, umiyak nga eh. Oo. Nagtampuhan sila. Ano nangyari? Yung, kahit na nagtampuhan sila, yung downline niya, hindi umalis. Todo pa rin yung magtrabaho. Actually, lalong tumaas yung kita nung nag-away sila. Kasi, yung downline niya nakatingin sa kumpanya. Sabi niya, hindi naman ako member kay Vinci, member ako sa iFern. Kahit di kami magkasundo, tama, pag nagtrabaho ako, kikita ako yung pera para sa akin, para sa pamilya ko. Ba't ako hihinto? So, napaisip si Vinci, sabi niya, sir, tama pala yung tinuturo mo. Kala ko, mas magaling ako, mas magaling ka pala. Sabi ko eh. Sabi ko, kung mas magaling ka sa akin, di dapat ako yung member sa kumpanya mo, di ba? So, he realized, no, that if you're joined a good company, no, pangit naman pag ako magsabing great, di ba? Sabihin ko na lang good. If you join a good company with good products, with good credibility, with good marketing plan, with a good president, so, all you need to do is continue doing the business. Trabaho lang ng trabaho. No? Huwag kang titigil. Sino yung hindi pa member dito? Sige, taas ang kamay para makita ko lang. Dami pala. Okay. So, yung mga nagtaas ng kamay, napilitan ba kayong pumunta dito today? Sinabi bang papakainin kayo sa Jollibee kaya kayo sumama? Ha? Opo. So, mga patay gutom kayo. Jollibee lang. Jollibee lang, dadayo kayo. Cheap nyo, ha? Ano yung pinakamura na Jollibee? 39, 49, ganyan? Ano yung, magkano yung fries? 29? Ha? 16? 60? 60 pesos na yung fries? Grabe. Grabe, 16 na. Hindi ko alam, eh. Kasi pag punan ng Jollibee, basta bigang 1,000, ganun, di ba? Bahala na, may sukli, wala, you don't care, di ba? And anyway, do you understand that, you know, for us, Jollibee is, oh, yeah, kain na kayo. Driver, hardinero. Di ba? Mga nag-aalaga na aso, Jollibee muna kayo. Di ba? When we have workers in the house, yeah, bili ka, 10 Jollibee, 10 sila, pakainin mo. Di ba? So for us, you know, Jollibee, McDo, that's like the cheapest food, no, na mabilis. Di ba? But I think for ordinary Filipino, it's a treat. Tama? I love you, Sabado. Pati na rin. Tangin na, di ba? Nilulook forward yung Jollibee, di ba? Mama, Papa, Sabado na, mag-Jollibee na tayo. Di ba? But for us, it's nothing. No, but to be fair, ah, my kids, they love McDonald's. I'm not saying they don't love Jollibee. They love McDonald's because when we travel abroad, no, when they were young, 4 years old, 5 years old, 6 years old, 7 years old, that's the only food they love, McDonald's. So anywhere in the world we travel, kailangan mahanap namin yung McDonald's. We need to ask the tour guide to the hotel, where's the nearest McDonald's? Kilala niyo si Brian Boy? Nasa, yung post niya recently, past few days, nasa Egypt siya. When my children were maybe 6 years old, 7 years old, 8 years old, we went to Egypt. Egypt, Turkey, and Dubai. Tatlong linggo kami nasa abroad. 1 week, 1 week, 1 week. 1 week sa Egypt, 1 week sa Turkey, 1 week sa Dubai. Tatlong linggo kami nasa abroad. And my kids were 6. Kambal 6, tapos 7, si ate, tapos si kuya 8. And every day, we need to look for the McDonald's. Kasi yun yung gusto nila kainin. Nakakain na kami sa ano? Sa Egypt, kumakain ka McDo, pero nakikita mo natatanaw mo yung pyramid. Diba? So, exotic, diba? Pag nakikita mo sa sine, grabe, pyramids yung pala habang kumakain ka McDonald's. Kita mo yun? Okay? So, that's the life for us, no? For you,
if you're poor, you're middle class, you're ordinary Filipino, you look forward, you know, Jollibee, McDo might be good food for you. We like the food also. But for us, it's, you know, cheap food. No? Kasi even, you know, security guard, lahat, empleyado. Di ba? May nakakabit ng Christmas tree sa bahay. May nakakabit ng Christmas tree dun sa harap ng bahay namin, no? Yung mga Christmas light, aabutin sila alas dos, alas tres na umaga. So, magpapadeliver ka para may makain sa kanila. Di ba? And when you order, you make sure may burger, may spaghetti, may chicken. Kukumpletuin mo yun. You want them to have a good meal. Hindi yung cheapest na, ano yung Jolly Burger, ganyan. Di ba? So you want them to have a good food. Kasi for us, it's cheap. I remember yung panahon ng Fernsey. No, we do vision casting. Alam nyo mga leaders yung vision casting, yung magugupit ka sa dyaryo. Kunyari, pangarap mo magkaroon ng kotse, gugupit ka ng picture ng kotse, lalagay mo doon, gupit ka picture ng bahay. Meron kami isang participant, panahon pa to ng Fernsey. This was before iFern started, before 2012 to. One of the person there, naggupit siya yung mang inasal. Ginupit, dinagay niya doon. So, syempre, magsishare ka sa harap. So, tinanong, ate, or mother, bakit mang inasal yung pinikina mo, ginupit mo doon? Plano niyo ba mag-franchise ng mang inasal pagka kumita na kayo dito? Sabi niya, hindi. Pangarap namin kumain sa mang inasal. Sasama ko yung mga anak ko. Okay? So, the cheap fast food, for them, it's a dream. Okay? Here in iFern, hindi ka pa miyembro. Yung mga nandito nagtaas ng kamay, ganun din. Pinilit lang din kayo today. Tama, tangin na, linggo. Ngayon lang magpapahinga, tapos sinama ako dito. Lucha, pag hindi ako pinakain ng Jollibee dito, masasabunutan ko talaga ito. Ay, sabi niya, buti na lang sumama siya. Magme-member ka ba? Ano ba? Pag hindi ka mag-member, lahat ng kwento dito ni Zach Lopez, lahat ng mga numero, walang kwenta yan. Okay? Kung ikaw, nakakuha ka ng Christmas bonus, tapos ang iniisip mo, ay, hindi ko pwedeng gastusin to ngayon, hihigpitan ko yung hawak dito, kasi isisave ko to para sa Noche Buena. Okay? Ilang taon mo nang ginagawa yon. Tapos, bago dumating yung December 24, nagastos mo na siya. Di ba? May magkakaroon ng problema, merong masasaksak na adik, hindi si Kiaro, ibang tao. No, masasagasaan ng pison, di ba? Ma-hospital, di ba? Uutangin, san linggo lang, tapos after one week, hindi na nagpakita sa'yo, di ba? Nakikiusap, naawa ka, binigyan mo, tapos ngayon, ikaw naman nakikiusap, inaway ka na. Tama? Galit na siya. Samantalang naawa ka, di ba? Pero pag ikaw na nangungulit, galit na siya. No? Mga, I mean, that's normal in Philippines. Wala utang na love yung mga tao. But I'm telling you right now, kung hawak mo na yung pera, no, nandyan na siya, ibayad mo na today. Bakit? Kasi when you pray to God, no, whoever God you have, no, and you want to have a better life, no, you look for a sign, no, you look for deliverance. Gusto ko na ng mas magandang buhay. Pagod na ako sa paghihirap. So, sinagot na yung dasal mo ngayon. May pinakilala ng negosyo sa'yo. Tapos, hawak mo na yung pera, hindi mo binigay, meron kang doubt. Ba't ka pa nag-pray kung magda-doubt ka lang? Okay? You made a prayer, now the prayer is answered, and now you have doubts. How many years have you been doing the same thing? Every year, may hawak kang pera, sabi mo, itatabi mo para sa Noche Buena, para sa Christmas. Kung yun yung gagawin mo, sige. Huwag mo ibayad sa iFern. Pag alis mo dito, bilhin mo na yung pang Noche Buena mo. Bilhin mo na ngayon. Tapos itago mo. Kasi next week, wala kayong makakain. Bubuksan mo yan, kakainin ninyo. Wala ka na naman Noche Buena. You understand what I'm saying? So, there are only two ways para ang tao magtrabaho. One, pag desperado siya. And one, pag malaki yung pinuhunan niya. Kung ang bonus mo, 20 mil lang, no, o 10 mil lang, so obviously, ang kaya mo lang 9.5, or yung next package, ano yung next natin? 26.5? 28.5, no? So kung ang pera mo pang 28.5 lang or pang 9.5 lang, hawak mo na siya ngayon, ibayad mo na. Bakit? Kasi on the December 24, Christmas na. So, anong ibig sabihin nun? Desperate ka na maging pera yung ibinayad mo. Tama? So, etong
natitirang 20 na araw, kailangan everyday magbenta ka para maging pera yung ibinayad mo sa amin at magamit mo siya sa Noche Buena. Tama? Kasi after mo siya ibenta at magamit sa Noche Buena, ang pinagkaiba, may negosyo ka na. Okay? Kung hindi mo siya ibinayad ngayon, hinawakan mo lang siya. Diba? Hawakan mo siya hanggang December 23. Higpitan mo kasi baka agawin ang asawa mo sa'yo. Agawin ng mga anak mo sa'yo. Iiyakan ka. Yung kapatid mo, iyakan ka. Drama, sinampal siya na asawa niya, binugbog siya, wala silang pangkain, whatever, naawa ka, binigay mo. Tas, kaya parang ito yung naturo eh. You cannot give what you do not have. Yan na lang ang meron ka eh. Huwag mo ibibigay sa iba. Unahin mo yung sarili mo. So, paano mo unahin yung sarili mo? Unahin mo yung sarili mo sa pamamagitan nung pagsale or pagbili ng negosyo na hindi na mawawala sa'yo. Okay? The Chinese teach two things. No? Sabi, important daw education. Kasi pag-aralan mo na, natutunan mo na, hindi na matatanggal sa'yo. Tama? Ang pinagkaiba kasi sa INCHIC, after mag-aral, pag-graduate mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo. Sa Pinoy, pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. So, yung pinag-aralan mo, hindi nga matatanggal sa'yo. Pero since naghanap ka ng trabaho, nagpayaman ka ng iba. Yung sa INCHIC, no? Pag-graduate mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo. So, yung pinag-aralan namin, hindi matatanggal sa amin. Ginamit namin sa sarili namin negosyo, kaya tuloy-tuloy yung pagyaman namin. Okay? My grandfather came to the Philippines 1928. He was 9 years old. Okay? Before he died at the age of 60, he was a billionaire. My uncles are billionaires. Me and my cousins were billionaires also. So, third generation. Ngayon, yung mga anak ko, no? Magmamanage sila mga negosyo ko. Wala pa silang, hindi pa sila nag-umpisa mag-negosyo, no? Sigurado ko, billionaire rin sila. So, bakit yung mga Pinoy, mga ninuno niyo, mga Aita, Tausog, ngayon, ilan libong henerasyon na kayo sa Pilipinas, ba't di pa rin kayo mayaman? Tama? Kasi mali yung teaching sa inyo. Ang teaching sa inyo, maghanap ng trabaho. Samantalang ang teaching sa amin, mga negosyante, magtayo ng negosyo. Okay? So maraming OFW, iba-ibang bansa. There are 200 countries in the world with Filipino OFW. 200. Okay? Let's just talk about one country, Korea. Na kinokopya ni Korea si Japan. Dati si Japan, siya yung mga nauna. Sony, Sanyo, Mitsubishi. No? Siya yung nauna. Ngayon, Korea na yung pumapalit. Samsung, Hyundai, Kia. Tama? Tapos next, China na. Yung mga Mi, Geely, Cherry. Gets nyo? So lahat yan, parang Chinese race yan. Just happened to be Japanese, happened to be Korean, but all of these countries were conquered before by the Chinese. Okay? So yung teaching pareho, no, maging negosyante. So, Japanese, Chinese, maraming Chinese restaurant sa China. Tama? Maraming lang INCHIC sa China. Tama? Kumakain sa Chinese restaurant. Pero doon, hindi Chinese restaurant ang tawag doon. Tawag doon, restaurant lang. Kasi INCHIC yung customer, INCHIC yung pagkain, no? Okay? So when you go to Japan, they don't call it a Japanese restaurant. It's a restaurant. Okay? It could be a steak restaurant, a shabu-shabu restaurant, a tempura restaurant, iba-ibang klaseng luto, but they don't say Japanese restaurant at the start. No? They say teppanyaki restaurant, shabu-shabu restaurant, no? Sashimi or sushi restaurant. Yan. So, in the Philippines, there are many Chinese restaurants. Tama? Chowking is the most famous as a fast food. Sino nakakain na sa Chinese restaurant? Taas ang kamay. Halos lahat. Tama? Okay. So, when you eat in a Chinese restaurant, usually, Chinese yung may-ari. Tama? Ang empleyado, Pinoy. May kakilala kayong OFW sa China, sa Taiwan, sa Hong Kong? Okay. So, nagtatrabaho sila sa restaurant. Sa Hong Kong, sa China, sa Taiwan. Ang may-ari, INCHIC pa rin. Ang empleyado, Pinoy pa rin. Okay? Tapos yung next wave of restaurants, Japanese. Nakakain na sa Japanese restaurant? Okay. Mas konti nagtayo, nagtaas ng kamay.
So pagka when you know people who work in Japan, when they're working in Japan, di ba, Hapon yung may-ari, ang empleyado, Pinoy. Nagtayo ng Japanese restaurant sa Pilipinas, ang empleyado, Pinoy pa rin. So ngayon, third wave, Korean, Samgyeopsal, Anli Samgyeopsal. Tama, romantic baboy, ano mga pangalan? Marami. Samgyeopsal, salamat. Diba? Marami, oh, marami. Sobrang dami. Sobrang dami. So, it started in Korea, obviously. You go to Korea, ang empleyado, Pinoy pa rin. Ang may-ari, Koreano pa rin. Ngayon, nagkalat na yung mga Samgip na restaurant, naging normal na siya, lahat ng Pilipino marunong na kumain ng Korean food. Ang may-ari, Koreano, ang may-ari, ang empleyado, Pinoy pa rin. Okay? So, this cycle will just keep on continuing. Sino mga nag-graduate ng high school? Taas ang kamay. Okay. Nag-graduate ng college. Okay. So, halos lahat, graduate. Meron bang kurso ron paano magpayaman? May kurso ba doon paano humawak ng pera? Wala. Ang pinakamatindi na kurso ng paghawak ng pera sa Pilipinas, home economics. Tama? Paano mag-budget? Budgeting. The budgeting is for poor people. Okay? Budgeting, again, listen to me. Read my lips. Budgeting is for poor people. Okay? Kami ni Madam, when we shop, walang budget, walang limit. Hanggang kaya ko pumirma, kaya namin mag-shopping. Tama? Pag nabali na yung kamay ko, yung bibig, kakagatin ko na lang yung ball pen. You understand? Okay? I have a 39 million peso watch. Okay? It's one out of my 40 watches. Okay? So, anong pinambili ko dito? Dugot pawis nyo. Joke lang. Pinambili ko dito, obviously, credit card. Tama? Pwede ba ako magbit-bit ng 39 million sa ibang bansa? Hindi. Pero mga credit card ko, pirma-pirma lang. Tama? Okay, one of my credit cards, credit limit, 28 million. One of my cards. I have several cards. Okay? So, di ba, may kumalat na TikTok ngayon, yung kay Fashion Police? Di ba, yung bumili ng Louis Vuitton na bag ng mga mini ladies? 32 na bags times 188,000, 6.3 million isang pirma lang. Okay, so sa Tuesday na magaganap yun, abang kayo sa mga pasabog na TikTok at post ng mga iPhone mini ladies kasi on Tuesday, they're gonna have the exclusive shopping from 9 a.m. to 11 a.m. Magbubukas yung Louis Vuitton at yung mall ng mas maaga para makapunta yung mga mini ladies at magkaroon ng exclusive shopping at kainan, inuman, I mean, drink, ano, food and drinks, ha? Hindi inuman, yung lasing, hindi lasingan, 9 to 11 lang. Para ano, brunch. Okay? So, syempre, parang we need to guarantee to Louis Vuitton that we're gonna buy the items. Kasi, wala naman ganun karaming bag si Louis Vuitton. Kailangan nilang mag-import from Singapore. So, yung half ng stock na sa Pilipinas, itinabi na para sa mini ladies, yung kalahati ng stock sa Singapore galing. And by the way, yung bag na napili ni Madam para sa mini ladies, limited edition bag po siya. Pag hindi ka VIP, hindi mo siya mabibili. Kahit meron kang 188,000, pumasok ka doon, sabihin mo, meron bang ganito? Sabihin, ay wala po. Out of stock. Or sabihin niya, for order. Actually, hindi lang niya masabi sa'yo na, ma'am, sorry, hindi ka kasi VIP. Hindi ka namin pwedeng bigyan. Okay? Because that bag na pinili ni Madam, pang VIP. Okay? So that's the power of money. Kung may pera, lahat pwede. Kung walang pera, lahat bawal. Lahat hindi kaya. Tama? Paano bawal? Pangit yan, anak. Huwag mo hawakan. Tama? Anak, pangit yan. Nakita ko na yan. Nabili na natin dati. Pangit yan. Tama? Yan, lahat. So, yung bata pa, pangit daw. Sabi ni mama, pangit. When my kids were young, parang every, basta pag lumabas kami ng Linggo, pag dumaan kang Toy Kingdom, shopping sila. And syempre, parang pag abang maliit pa, sabi ko, SM to, Toy Kingdom. Sabi ko, anak, pagka yung kulay pula, mas mura yon. No joke. Yeah, because sale eh. So bata pa sila, 3 years old, 4 years old, kukunin niya. Daddy, it's red. Daddy, it's red. Okay, yes, you can buy it. Diba? Apat sila eh. Tama, and every week yun eh. Hindi naman once a year eh. Diba mga anak nyo once a year, tapos anak, pangit yan.
Mapapalupahin kami. May kami every week. Basta lumabas. May, hindi sila uuwi ng luhaan. No? Meron silang iuuwi. Basta pag pumasok na kami, pili. Diba? Of course, when you do it every week, you do not allow your children to buy like, you know, 30,000 na 40,000 toy every week. Pero yung 2,000, 3,000 every week, okay lang yon, diba? Times 4. No? Eh, meron mga moments yung mga bagets, magkakalapit yung age eh. Pagka kumuha yung isa, yung tatlo, hindi magpapatalo, kukuha rin sila. No? So my four kids, they have four yaya, and they have four stroller, and when they shop, it's always times 4. Diba? Diba may mga nagde-demo sa mall, shh, gaganon yung aeroplano umiikot. Pagka kumuha yung isa, apat na yon, diba? Tapos yung bubbles, gumaganon. Pagka kumuha yung isa, yung kutsilyo na bubbles, ay, apat. Basta pagka kumuha sila, apat-apat. Yung nausing Pokemon, yun patay. Kasi 200 klase yun eh. Alam yung Pokemon? Di ba yung mga, ay, 200 klase yun. So pag kanya-kanya silang pili, kanya-kanya set. So 200 dito, 200. Di naman isang bilihan, 200. Kasi every week may bago eh. Kunyari 30, binili nito ang isa. 30, 30, 30. Di ba? Tapos yung isa, 199 pesos isa yun. Original, yung bumibili ng fake. Okay? Sa Toy Kingdom, yung original. Okay? So anyway, when you have money, you have choices. Okay? So, sa lahat ng sinabi ni Zach kanina, no, all of the promos, yung mga explanation, yung mga computation, ang pinaka-importante po doon, umpisahan nyo ngayon. Bilin nyo na ngayon. Kasi kung hindi nyo gagawin, sigurado ko bukas, magagastos nyo sa mali yung pera, tapos sabi nyo, sayang. Tapos next year na lang. Pero yung next year, malabo po yon. Kasi dadaan kayong Christmas, gipit kayo. Sigurado, pagpasok ng New Year, gipit pa rin kayo. So, medyo makaka-recover kayo March na. No joke, tama? Kasi mga gipit ninyo sa December, January, pang February nyo na mababayaan yung sweldo sa February, pang bayad sa utang sa January, December. So, medyo March na tayo magkikita ulit. Diba? So, nawala na naman yung tatlong buwan sa inyo. Tama? Tapos, wala na kayong pera. Pag-graduate ng mga anak, pinaplano nyo pa yung bakasyon. Patapos na yung summer. Wala pa tayong post. Wala pa tayong ganap. Diba? So, Pilipino lang yung ano, lahi na nangungutang para sa birthday, nangungutang para sa binyag, nangungutang para sa kasal, nangungutang para sa bakasyon. No? It's really sad. That's why the Filipino is forever, no? How do you say? Ano ba yung right word? Ano ba yung sumpa sa Tagal, sa English? Yeah? It's cursed, no? The Filipino is cursed to be poor because of poor mindset. No? Kung yung mayayaman, no? Sa amin, ang tawag sa amin, generational wealth. No? Ibig sabihin, generation to generation, payaman ng payaman. No? So the Philippines, no? Generation of employees, no, generation of hardship. Mahirap yung lolo at lola, mahirap yung nanay at tatay, mahirap din yung mga anak. Nung naging OFW seaman si nanay at tatay, nakaranas ng konting asenso, ng konting ginhawa, pero nung natapos na, umabot na sa retirement age si lolo at lola or si nanay at tatay, pasa na yung ano, kumbaga sa Olympic, pasa na yung apoy. Pasa na yung torch doon sa anak. Second generation of OFW. Okay? I don't know. Perfect situation ba yun? Yung si nanay or si tatay nasa ibang bansa. Tapos ay nagpapalaki si lolo at lola. Tapos every month naghahintay ng ayuda. Tapos yung mga anak pag-graduate, no? After mag-graduate, may nurse na tayo, graduate na. Tapos after one month, nabuntis ng kapitbahay na adik, hindi si Kiaro. Tama? Nabuntis ng kapitbahay na walang trabaho. Okay? Tama? So ngayon, yung OFW seaman, kailangan magpatuloy yung padala. Kasi yung anak na pinag-alan niya ng nurse, na buntis, hindi na nagtrabaho, tapos yung nakabuntis, walang trabaho. So yung padala mong pera, dagdag ng plus 2 na yung papadala mo ng pera. Yung asawa na batugan, na ang kaya lang mambuntis. Tama? Tapos yung apo mong una. Di ba? So, syempre, yung na-moment, pinanganak, ay, ang saya. May apo na, uuwi si tatay or si nanay, karga-karga yung apo, picture. Tapos aalis, pagbalik, after 2 months, buntis na naman. Di ba? So, umalis ka, hindi pa buntis. Pagbalik mo, may apo na. Tapos umalis ka ulit, di ba? Kasi picture, nag-birthday, binyag, ay, hintayin natin si Lola bago pa binyagan. Yun lang yung papel mo eh. Picture, tapos taga-bayad. Yan.
Tapos pagbalik mo, tangin na, dalawa na apo mo. So, kung ganyan yung buhay ninyo, kung yan ang storya ng buhay ninyo, kailan yung gusto baguhin? Kailan yung gusto baguhin? No? Kung ang sagot nyo today, o di today, gawa nyo ng paraan. Tama? Kasi, ilang taon mo naman na ginagawa yun eh. Hawakan yung pera para sa Christmas, para sa tapos next year, gipit na naman. Tama? I know this. I know this scenario. Kasi I was 3 years old, 4 years old, the first time I heard the word bale. Kasi yung nanay ko, yung pinanganak ako, I mean, nagmulat ako, he was working for my grandfather, and my grandfather at that time had 300 employees. Okay? And yung nanay ko, siya yung tagabigay na sweldo. Siya yung kanan kamay ng lolo ko. No, Chinese style ganun eh. No? Lahat, mga anak, accountant, tagabigay pera, lahat, everything's running in the family. Anim yung magkakapatid yung nanay ko, mga tito ko, no? So my grandparents have 6 children, panganay yung nanay ko. So I was beside my mother kasi pag galing ko ng school, dinadala ko sa office ng nanay ko. Yung office ng nanay ko is ancestral house. Ancestral house ng lolo at lola ko, no? That's where they grew up. And kapitbahay nila yung bahay kung saan pinanganak si Antonio Luna. So, nabili ng lolo ko yung bahay kung saan napanganak si Antonio Luna. That's one of the biggest mistakes my grandfather ever did kasi it's been declared as a national historic building. Hindi pwedeng gabain, hindi pwedeng i-renovate. So, yung bahay kung saan pinanganak si Antonio Luna, ano siya ngayon? Bodega na Sotanghon. Kasi bawal galawin eh. Yung itsura niya, yun pa rin, di ba? Tapos yung loob, di mo. Kaya yun, bodega siya. So, anyway, may pumuntang, nagbibigay ng swelding nanay ko, tapos sabi nung ano, ate, pabali. Bakit? Kasi piyesta po sa amin. Kailangan ko magpadala ng pera sa nanay ko. Kung wala daw kaming handa, sasabihin wala kaming pera. So, magbabali siya para may pang piyesta. So, magkano? Kunyari, dati, long ago to, I don't know, 100 pesos or 300 pesos. Malaking pera na yun. No? I need to understand, I'm 54. So, this is 50 years ago na story. Okay? Okay, so, oo, mukha kong bata sa inyo lahat kasi naghirap kayo ako hindi. Yung pinagkaiba. Pagkahirap na, pagka nabuhay na mahirap, nakakatanda talaga yon. Pagka wala, bilang-bilang lang ng pera, utos-utos lang, yan. Maganda putis, ganun yun. Pagtatrabaho kayo sa araw, ahente kayo, di ba? Ano, magsasaka, security guard. Okay? So, ate, pabali, kasi may piyesta. O, yan. Di pa utang yung nanay ko. Paano mo babayaran? Ate, hulugan ko 1 year. Ayan. So, 1 year later, ate, bayad na yung utang ko. Piyesta na naman. Okay. So, mukha ba may napundar siya? Wala. Kasi every year, nagbabali siya para sa piyesta. So, every year, binabayaran niya ng 1 year. 1 year to pay yung piyesta niya. So, wala siya napundar. Tama? Nabuhay lang sila. Okay? So, the Filipino live paycheck to paycheck. No? Or the, they call it mga mangsiman-siman, allotment. No? Allotment. I don't know where that word came from. So, tapos pag siguro mga OFW is yung padala, no? Yung remittance, no? Kung ano yung remittance. Everybody waiting for the remittance. Pag remittance, one day millionaire. Lahat utang, bayad, bayad, bayad. Kain tayo masarap. Tapos bukas, wala namang pera. No? Paano ba yung remittance pagka mga OFW? Monthly ba yun? O 15-30 katulad ng Pilipinas? Once a year lang yung padala? Once a year ang sweldo? Once a month. Okay. Nagulat lahat sa'yo. Once a year. So sa Pilipinas ang yung 15-30 ang sweldo. Sa ibang bansa, once a month. Okay? Did you know that there's no 13-month bonus in other countries? Sa Pilipinas lang yan. Kasi nga, ang Pinoy hindi marunong humawak ng pera. Kung hindi ka magbigay 13-month, kawawa lahat sa Christmas. Unfortunately, after they introduced the 13-month pay, supposed to be para maganda ang Christmas, masaya yung mga empleyado, eh, ang nangyari, January pa lang, inuutang na yung 13th month. Tama? Kahit sa IFERN, what we do pagka tuition season, yung 1 month before mag-tuition, nirelease namin yung kalahati ng 13th month. Para pandagdag sa pang mga tuition, mga gastusin, bili ng uniforme, gano'n. But in any case, we give 15 months bonus. Okay? So aside from the 13th month, we have 2 other bonus to give them. Okay?
So that's what we believe, you know. We believe in being generous to our people. So yung sharing prosperity through entrepreneurship namin doesn't happen only to the network. It happens also to the employees. Okay? Hanggang anong oras yung cashier? Hanggang 9? Hanggang 8:30? Oh, sige. Pakita lang ako ng mga dalawa tatlong video. Just to show you, kasi yung mga pumunta dito sa harap, no? Mga from Tarlac daw sila lahat, no? From Tarlac. Ako, Tanlac. The Lucky Tan, no? Tanlac. Okay, tapos ano sila? Kung meron team payaman, ito, team pataba. Kasi, ang ina, lahat, pataba ng pataba. Ano nakilala ko, diyan, ganyan kalalaki. So, ito, pakita ko lang. In January 2019, we had the kick-off event. No? That was a time na I think we have maybe 3 or 4 luxury cars only. No, bilangin nyo na lang. Maybe we have 3 or 4 luxury cars and yung dalawa akin. No? Yung dalawa sa vice president ko. No? So, siguro mga six siguro. Dalawa akin, dalawa sa vice president. So, 4 yung sa kumpanya. Yung sa network, siguro 2-3 lang. Okay? So, we had a car club shoot. Hindi pa to luxury car club. Wala pang luxury car club nun. No? Car club pa lang. Kasi kotse pa lang ang meron sa iFern. And at that time, we had 80 cars. About 80 cars buong iFern na yon. Even yung mga galing ng probinsya, pinaluwas po namin. Yung mga nagkakotse sa probinsya, meron tayong mga leader sa probinsya na may kotse, pinaluwas namin. Tapos kung ano yung kotse nila sa probinsya, naghanap sila ng marentahan na kotse, nakamukha nung kotse nila, para makasama lang sila sa shooting. Okay? So some of the cars you will see there, pag from province sila, nagrenta lang sila ng kotse, nakamukha nung kotse nila, para makasama sila sa shooting. So it was a first, you know, big shooting that we did. Everybody arrived at around 5 a.m., no? Kasi habon namin bago mag-sunrise. Natapos kami, nagdilim na, sunset na. So we were there for like 12 hours, okay? So let's show this first video. January 2019 to, we had the kickoff. Ito yung pinakita namin. January 2019. Okay? Tama, no? Tama ba yung date ko? 2019 January. Sining first time makikita yung video? First time nakita yung video today? Okay.
Okay, tina mo, pati yung mga matatagal na sa iFern, 1.5 years, ngayon na nakita yung video. Okay, so we have so many things that have happened before that a lot of people don't even know about, no? Kumikita na ng million dito sa iFern, hindi nila alam na yan yung pinagmulan. So, if this is 80 cars, no? Yung ordinaryo na kotse, kung 80 cars to, right now, 600 na yung nakaroon ng kotse dahil sa iFern. Okay? So, yung kanina, yung mga nag-sharing dito, nangyari sa kanila, nagpapakita sila ng mga kotse, you know. So, these are the actual people. I'm giving the big numbers. Okay? Nakita nyo ba dito, lumabas yung 300 million, yung commission? Nakita nyo? Buong taon yon ng 2018. The entire year of 2018, 300 million. Yung 300 million ngayon, dalawang buwan na lang. Okay? So, minimum 150 million per month ang commission. Okay? Sinong nakapanood na ng sizzle? Nakapanood na ng sizzle? Okay. So kung nakapanood na kayo ng sizzle, di ba after the sizzle nilalabas yung poster, Zach Lopez, 5.5, Melanie Sumalinog, 3, ganon, meron, di ba? Tsagain ninyo, maglabas kayo calculator, total po ninyo. Okay? From number 1 to 180. Kasi, mas marami pa yung nasa ilalim. Okay? Kasi meron pang ano, push pa more, di ba? 119,000 to 100,000. Ang rami po, 98,000. Ang raming 50,000, ang raming 20,000 a month. No, napakarami, 5,000 a month. Pagka nag-member kayo today, kahit na 5,000 a month lang yung kikitain nyo dun sa iFern, makakatulong, tama? No? So right now, hindi ko masyadong kwenikwento yung pagyaman kasi pa-Christmas na eh. Ang ano ko lang sa inyo, habang ngayon, ngayon lang kayo magkakahawak ng pera, inegosyo nyo sa amin, magmadali kayo, in 20 days, benta nyo yung laman para mabalik yung pera, mag-Christmas kayo, pero may negosyo na kayo. Okay? May negosyo na kayo, pwede kayo mag-buy and sell. Buy and sell, buy and sell, no? Parating may dagdag. Tapos next year, doon natin itodo, tuturuan namin kayo kung paano yumaman. Okay? So, did you like that video? You want me to show another one? Okay, so ito, January 2019. Okay? So, yung luxury car, nabilang niya ba ilan? Tama ba ako mga anim? Yung dalawang Mercedes sa gitna, di ba? Akin yun pareho. Tapos yung nasa kanan, Vice President. Yung nasa kaliwa, Mustang, Vice President din yon. Merong isang Mustang sa dulo, no? So, one. Tapos yung BMW ni Des, two. Yung Mercedes yata ni ano. Nandun na ba yung Mercedes ni Lionel sa video? Wala pa. Meron na? O so, tatlo. Tapos yung si Telma, nakachedeng na rin. O so, apat, no? Merong apat na luxury car yung network sa video na to. This is January 2019. Nag-shooting yata kami, hindi ko sure kung katapusan ng December 2018 or early January. Doon kami nag-shooting. So, actual to, kung at that time, ilan yung meron, yun yung nakasama. So, ito, October 2019, kasi nag-kick-off event kami. First time kami nag-shooting ng luxury car club. Nag-launching kami nung from iFern Car Club, meron naging next level na group or club, iFern Luxury Car Club. So, ito yung first shooting or first video, October 2019. January to October, 10 buwan lang yung dumaan. So, kung kanina, 4, bilangin natin kung ilan na after 10 months. Okay? Luxury car lang to. Luxury car's definition is a car that's 3 million and up. Okay, at least 3 million pesos and up to be counted as a luxury car. Let's watch the video.
Ilan na? Lumami na? Ilan sila? Did you count? 30 plus? Are you sure? Parang bilang ko, parang 20 lang yata eh. May nagbilang ba? 18, no? 18, ha? 20, ilan? 22? Ilarewind pa natin kasi hindi sila marunong magbilang. 18, no? Somebody said 18. Kasama ba yung kotse ko ron? Pagkakasama, 17. So, from 4, naging 17. 10 buwan. Okay, 10 buwan. So, ang point ko when I'm showing this, no? That's 2019, and you see the leaders like Zach Lopez. No? Kanina, in-introduce siya, di ba? Ang kotse niya, Ferrari, Porsche, Defender, GTR. Nandun ba yon? Nandun ba sa video? Wala. Wala sa video. No, nakatayo si Zach na ganun, ang kotse niya dito, Chedeng, tapos yung sa kabila, Mustang. No? Yung Mustang na convertible. Yung sa first video, yung Mustang niya doon, di bumubukas yung bubong. Okay, etong second video, yung Mustang bumubukas yung bubong. Tapos yung Mercedes niya doon, E-Class to. Hindi yan yung Mercedes niya ngayon. Mercedes niya ngayon, S-Class. 10 million yon. Etong E-Class, 5 million lang to. Okay? So, nagbabago. No? Nag-a-upgrade. Dumadami yung tao. No? As I said, no, from 80 cars, 600. Kung saan kayo nagtatrabaho, kung saan kayo galing na kumpanya, ilan yung may kotse? O ilan yung nagkaroon ng kotse? No? So dito, sa loob ng 6 na taon, 600 yung nagkakotse. So sa tingin mo, saan mas may chance magkakotse? Doon sa pinanggalingan mo o dito? Diba? Ang titignan mo lang kasi kung ano nangyayari. Diba? So ano yung meron sa inyo na wala sa kanila? Ang meron sa mga tao sa IFR, number one, miyembro sila. Pag hindi ka miyembro, hindi ka matutulungan. Hindi ka makakapag-negosyo dito. Number two, no, sumusunod sila. Okay? Yung unang video, yung car club, yung 80, there are some people there, wala na dito. So baka bilang kumpanya na. Or bumalik na sa barko. Bumalik na sa ibang bansa. Lumipat na ng kumpanya. Yung iba, bumalik na sa dating trabaho. So not everybody, no, have the dedication to be rich. Mas mahirap maging mayaman. No joke. Kasi pagka gusto mo lang maging mahirap, saktuhan lang, ang binibenta mo lang, katawan mo lang. Yun na yung kapalit. Yung oras mo sa trabaho, ang kapalit 500, 600, 700 kada araw, ang kapalit nun, yung katawan mo at yung oras mo. Pag uwi mo sa bahay, bugbog yung katawan mo, pagdampa ng ulo mo sa unan, or sa banig, or sa sahig, kung saan ka man humihiga, pagdikit ng ulo mo, tulog ka kaagad kasi sobrang pagod mo. Hindi pa sak, hindi pa enough yung tulog mo, kailangan mo na bumangon. Tapos babawiin mo lang habang nakasakay ka papunta sa trabaho. Kaya ka nadukutan. Kasi tulog ka. Tama? Kaya ka nanakawan kasi nakatulog ka. Kaya lumampas ka na doon sa bababaan mo kasi sobra yung tulog mo. Tama? Dahil sa pagod. Pagod ng katawan. Yung pagiging negosyante para maging milyonaryo, ibang klaseng pagod. Mapapagod yung utak mo, mapapagod yung puso mo. Bakit? Kasi pag nagtrabaho ka, papasok ka lang, time in, kung ano yung ginagawa. Kunyari, nagkakahon ka ng, I don't know, nagkakahon ka ng tsokolate, nagkakahon ka ng whatever. Di ba? Kung ano yung trabaho mo, na machine operator ka, kung sekretarya ka, tagasagot ng telepono, timpla ng kape, kung ano man yung trabaho mo. Kung waiter ka, taga-serve. Kusinero ka, taga-luto. Tama? Yun yung kapalit na oras mo. No? Walang rejection doon. Basta magtrabaho ka araw-araw, yun ang sahod mo, 500, 600. Dito, gusto mong kumita, kailangan mo magbenta, kailangan mo mag-alok. Yung mga tao na magno-no sa'yo, sasakit yung puso mo. Tama? Kasi, kaibigan mo, kamag-anak mo, best friend mo, classmate mo, kababata mo, pero nag-no sa'yo. Tama? Siya yung inaasahan mo, nag-no ang sakit. Tama? Tandaan mo, wala pang umaman dito dahil sa kamag-anak. Wala pang umaman dito dahil sa best friend. Ha? Wala pang umaman dito dahil sa kababata. Wala pang umaman dito dahil sa kamag-anak. Kasi mas maraming tao sa mundo na hindi mo kamag-anak. Mas maraming tao na hindi mo classmate, hindi mo kapitbahay, hindi mo kababata, hindi mo kabarangay. Yung Ruby Presidential Director, ilan cycle yan? 75? 85,000? 75?
Tama. So si Zach Lopez is Ruby Presidential Director with 75,000 cycles. Ibig sabihin, 75,000 accounts on the left, 75,000 accounts on the right para maging Ruby Presidential Director at nakakuha siya ng one time 7 million in cash. Okay? So sa tingin mo, ilan yung kamag-anak ni Zach dun sa 75,000 sa kaliwa at kanan? Tama? Yung mga kamag-anak niya, yung mga nagsalita dito kanina. Yan, si Kiaro, di ba? Si Joseph. Tapos, anong name nung isa? Si Jasper, yon. Tama? Yan yung mga kamag-anak niya dito. Okay? So, mas marami ba yung tatlo kaysa sa 75,000? Hindi. Okay? So, hindi mga kamag-anak kung kakilala mo yung magpapayaman sa'yo. Actually, magiging top leader mo, hindi mo kaano-ano. Oo. Downline ng downline ng downline mo. Okay? So, you need to accept that rejection. Kasi kung hindi ka makamove on dun sa rejection ng kapamilya mo, hindi ka talaga para sa pagyaman. Balik ka sa pagiging empleyado. Ang mahirap lang, lahat ng tao, no, you go through life with hope. No, hindi Hope and Winston, hope lang. Di ba? Sabi nga, para manalo sa loto, kailangan bumili ng ticket. No, may in-interview, no, nag 50 million yung loto or 250 million yata. Labandera lang siya. Yung asawa niya, na stroke. Isang araw daw, parang 150 lang yung kinikita niya. Pero everyday, bumibili siya ng ticket na 20 pesos. Sabi niya, ba't ka pa bumibili? Eh, wala na kang trabaho, mister mo. Tapos, paglalaba lang yung trabaho mo, parang 150 lang yata yung sahod niya per day, 20 pesos, pambibili pa niya ng loto. Bakit? Sabi niya, kasi kung wala na daw siyang pag-asa, ba't pa daw siya mabubuhay? Tama? Di mamatay na lang daw siya kung wala pang pag-asa. Pati pag-asa, wala na. So, you're not actually buying the ticket. You're buying hope. Pag-asa yung binibili niya dun sa 20 pesos. Na, sana someday, manalo ko, gumanda yung buhay namin. Okay? Yung mga bumibili sa huweteng, ganun din. Tama? Kasi they want to hope na someday they might win, umasenso, gumanda yung buhay, or makaranas man ng konting ginhawa. Okay? So, kung hindi ka magne-negosyo, hindi mo kaya tanggapin yung rejection, eh, kaya mo ba tanggapin na tatanda ka talaga mahirap? Tapos yung mga anak mo maghihirap rin? Tapos yung mga apo mo maghihirap rin? Kaya mo mabuhay ng ganon? Hindi, di ba? Lahat kayo nag-hope eh. When you're hoping, okay, so, kailan ka gagalaw? Di ba? When are you gonna start moving? Di ba? Kaya nga sabi, kung magjo-join, today na. Di ba? Ibayad mo na yan kasi kung pagpaliban mo pa yan, wala na. San taon ka na naman maghihirap? Okay? Samantalang dito, buwan-buwan, taon-taon, umaasenso yung mga tao. Do we still have time? Gusto nyo pa? O gusto nyo nang magbayad? Pagka gusto nyo na magbayad, mauna na kayo. So that was October 2018. Is this January? This is 2021, no? Yung next natin. So after October 2019, di ba 2020 nag-pandemic na? So 2020, no, pandemic, ECQ, yun yung takot lahat ng tao. Di ba? Pagka lumabas kami para mag-grocery, mamalengke, pag-uwi namin ni Mrs., pagpasok ng bahay, tanggal lahat ng damit, sapatos, lahat, di ba? Iwan na dyan kung pwede, susunugin mo na kasi hindi mo alam kung may dumapong COVID. Hindi pa natin naiintindihan nun eh, takot lahat ng tao. Tama? Kaya ang benta nung ano, may kailangan may mat, may alcohol, tatapak muna bago pumasok, di ba? Jackpot yung mga nagbebenta ng alcohol. Di ba? Lahat ng problema merong kumikita. Alam nyo anong klaseng kaganapan yung pinakamaraming yumayaman? Gera. Pag nagkaroon ng gera, yun yung time na pinakamaraming yumayaman. Yung nagbebenta ng bala, baril, tangke, eroplano, pati yung mga oportunista na may pera, binibili lahat ng lupa, mura. Lahat ng ari-arian, relo, alahas, diamond, ginto, lahat na bibili ng luma para, ng mura para makaalis yung mga tao. Yung, kasi yung kayamanan pinagpapalit sa kalayaan eh, para makaalis ng bansa. Rami namin mga good friends na mga Vietnamese, billionaire sila sa Vietnam. Pero nung, when Saigon fell, they used their billions to exit the country. So parang from mayaman, naging mahirap sila, pero buhay sila. Okay? So during wartime, that's the most number of billionaires are created during wartime. So itong video,
So, 2020, wala kaming magawa kasi sarado lahat. Diba? ECQ, ECQ ng ECQ, tas lahat bawal. Yung 2020, 2021, medyo nag-okay na. January 2021, actually, nag-event na tayo sa Royce Hotel. No? Sa Clark, sa Pampanga. Pinasara namin yung hotel and we bought 350 of our top leaders to award them, no, for the kickoff in Royce Hotel. And then, in May, no, itong Clark International Speedway, sarado rin to. Since kaibigan natin yung mga may-ari, napabuksan po ni Madam. No? Of course, she knows the politician of that area also para walang kokontra. So, tingnan nyo, kung kanina, 18, no? 17. 17 yung luxury car. Ito yung second luxury car shooting natin. Tingnan nyo kung ilan na yung kotse.
mami? Ilan na? 30? 34. Tapos dalawa kotse namin. So, 32. Ha? Tama? 34 lahat ba yun? Oh, so, minus 2. 32. Dumadami. Tapos nakita nyo yung itong dulo, yung gumaganon yung camera. May mga ibang kotse, walang tao. Oh, eh kasi kunyari, si Zach, tatlo kotse niya. Tama? Si Des, dalawa kotse. May mga ganon. Si Melanie Alex, tatlo kotse. So, mayroon mga kotse na walang tao. Tapos, yung Ferrari ni Zach nandito? Wala. Yung GTR, wala rin. Yung S-Class na Mercedes, wala rin. Yung nakilala nyo lang doon, yung Defender. Tama? So, every year, dumadami yung tao na umasenso. Every year, dumadami yung tao na yumayaman. Okay? So, alam nyo ano yung sikreto ng pagyaman? Umpisahan mo ngayon, hindi next year. Di ba ang Pinoy palagi, umpisahan natin next year. Sigurado yan, January. Hindi. Never magkakatotoo yung January. Kasi pagpasok ng January, wala kang pera. Di ba? Every year, New Year's Resolution. Tama? Sino yung gumagawa New Year's Resolution dito? Wala nangyari sa inyo, di ba? Lang kwenta. Yung pangako na papako. Okay? So, I have two more videos, very, very short. Kasi I just want to show you sa dami ng luxury car. Actually, meron pang sumunod na video dito. No, nagbatangas kami. Hindi ko napapakita. Medyo mahaba yun. Mga 7 minutes yun eh. Saka more, hindi masyado kotseng pinakita doon. Pinakita yun, nag-swimming kami, kakainan kami, naglalasingan, I mean, nagiinuman. No? Overnight kami doon, di ba? So, yun yung ano eh. That's more on parang R&R. Bakasyon yun. Luxury car club outing. So, kung gusto mo makasama sa outing, dapat may mamahaling kotse ka muna. Kasi kung wala kang mamahaling kotse, wala kang pambayad na hotel. Sorry, hindi pala hotel, resort. Okay? So, we did scuba diving, ganun. Lahat ng mga activities, no? So, sa dami nung nagkaroon ng luxury car, kasi, di ba, nakalagay dito, May 2021. Okay? This is already December 2022. Ano yung level nung labasan? Every week, may lumalabas na kotseng bago. Okay? Last week, meron bagong mini lady. Nakita ko si Bambi kanina dito. Ayun, nandun sa dulo. So, last week, we have a new mini lady. Etong Wednesday, may bago na naman. So, parang wala lang. Every week, may lumalabas na 4 million na sasakyan. Okay? Kasi araming ang kumikita ng malaki. So, from the luxury car club, 80, tama? Tapos yung first luxury car club, sabi nyo, 18. Tapos ngayon, 34, no? Minus 2, 32. Sa dami nung nagla-luxury car, May 2021 yan, December 2022 na ngayon. So, sobrang dami na nadagdag. Papakita na lang ng dalawa. Sa dami ng luxury car, nagkakaroon na tayo ng subgroup. No? Dati yung luxury car, halo-halo, ibang brand. No? Sa sobrang daming mini ladies or mini cooper, meron na tayong subgroup. Magkaroon na tayong bagong grouping. So, mini ladies. After this, I will show you the Mercedes-Benz boys. Meron bang nangangarap ng Mustang dito? Mustang? Ayan, may mga nangangarap. Gusto rin namin gumawa ng iFern Ford Mustang Car Club. Okay? Pero before that, baka gumawa kami ni Zach ng ano, iFern Sports Car Club. Kasi when you say sports car, dalawa yung pinto. So lahat ng dalawang pinto, pwede sumama ron. Pag-apat yung pinto mo, sa ibang club ka na. So pakita natin to maikli lang. Diba kanina, ano, mahilig si Madam magpasara eh, di ba? Or magbukas. So, pinasara yung, ano, sorry, pinabuksan yung Clark International Speedway para makapag-shooting. Yung Pradera Birthday, yung golf resort, yung golf course, yung pinakauna, pinasara yon para makapag-shooting kami that day. So, yung Clark, pinabuksan, pandemic. Ito, hindi pa bukas. Itong tulay na to, pinabuksan. iFern yung una nag-shooting dito sa tulay na to. Okay, so let's show this bridge or this video. Thank you.
ilan? 24. Luma na yung video na yan. 32 na sila ngayon. Okay? By Wednesday, pang ilan ka, Bambi? 33? Si Bambi pang 33? Sorry, 34 by next week. Huh? By Wednesday. By next week, Wednesday, 34. Okay, so last video. So, ilan buwan na yung mini ladies na inggit yung mga lalaki? Sabi niya, paano naman kami? Yan. So, nagtayo din ng iFern Mercedes-Benz Boys Club. Okay, si Zach Lopez is the president of the iFern Mercedes-Benz Boys Club. By the way, nakita niyo yung logo ng mini ladies? That is approved by Mini Headquarters Germany. Okay, itong logo, itong Mercedes-Benz na iFern logo, approved by Mercedes-Benz Headquarters Germany also. Di kami basta-basta gumagawa na walang official tie-up. Okay, so when we do something, there's always an official tie-up and the logo need to be approved by headquarters. Okay, ganun kalakas yung tie-up namin. So let's watch this short video. By the way, everything you will see here, gastos ni Mercedes, we were just invited to attend. Even the video, silang gumawa. Ganun sila kasaya sa iPhone, pati video sagot nila. Okay, so lahat ng pagkain, lahat sila. No, dumating lang kami, pati video sagot nila. Sige, let's watch this video. So, naintindihan nyo na kung ba't sabi ko, ngayon na kayo magbayad. Umpisahan nyo na. Hindi to ordinaryong kumpanya. Hindi to ordinaryong opportunity. Kung naging networker ka man sa ibang kumpanya or nalugi ka na dati, ibang-iba to dun sa kinaluguihan ninyo. Ibang-iba to dun sa sinalihan ninyo. No? Sinabi kanina ni Vinci, affordable, world-class products. No? World-class, no? We are the only networking company, no? With World Branding Awards, no, from Kensington Palace, London, England. 1 for Fern C and 4 for Fern D. Okay. Fern C is the only World Branding Awarded Vitamin C in the world. And Fern D is the only World Branding Award Awarded Vitamin D. Bakit? Kasi Fern C is made in Europe, Fern D is made in Europe. Okay, so hindi sila mag-a-award kung hindi yan made in Europe. Obviously, no, syempre, mayroong mga galing sa countries in Asia.
it does not fit, no, the quality or the standard na magkakaroon ng World Branding Award. And to get a World Branding Award, kung hindi billion yung benta mo, hindi ka magkakaroon ng award na to, no? Malaking benta, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan, tinatangkilik ng masa, tapos dekalidad, no? At affordable. That's the most important, no? Affordable siya. Because pag magne-negosyo ka dito, whether you join 9-5, 28-5, 66-5, or you get a family package, which is more than 300,000, the people, many, marami po mga negosyante, mga matataas ang position, mga politician, pag sumali po sila, corporate package yung gusto nila, which is more than 600,000. You ask your uplines, I will explain it to you. Kasi ang pinagkaiba dito sa ordinaryong negosyo, pag nagnegosyo ka, no, any business, pag traditional, part ng budget mo mapupunta sa hollow block, no, sa semento, no, sa flooring, signage, bibili ka ng aircon, tama? Bibili ka ng ano, papa, you know, de-decorate mo siya, re-renovate mo. Dito sa iFern, yung buong nilabas mo, whether it's 9-5, 28-5, 66-5, 300,000, or 600,000, it's all product. 100% product. Tapos, when you get all of this product, you get multiple accounts. When your upline's encoded for you, no, aside from yung product na hawak mo, pag binenta mo, balik na yung pera mo, pag in-encode yung mga account mo, may cheque pang babalik sa'yo. Okay? So, it's the only business na makikita ninyong ganito. Kaya, huwag kayong patumpik-tumpik. Huwag na kayong mag-isip. Matagal na kayo nag-iisip. Wala naman nangyari sa inyo. Okay? Again, I tell you, the Philippines and the Filipino and the Filipino educational system is designed for you to be poor forever. Because all of the schools and the educational system is being supplied by billionaires who own the companies where you are working and where your children will be working. No? Tagalogin ko, baka masyado ko mabilis, hindi nyo naiintindihan. Walang kwenta yung edukasyon sa Pilipinas, yung pinag-aaral ninyo para maging empleyado ang may-ari ng mga eskwelahan, mga bilyonaryo, kung saan kayo nagtatrabaho. Ang educational system natin, ang nagsusupply sa DepEd, mga bilyonaryo rin. Kaya ang itinuturo, hindi pagyaman, kundi maging mabuting empleyado para payamanin ang mga amo at mga kumpanya na pinagtatrabahuhan ninyo. Marami rin kaming kumpanya. Yung pamilya namin, maraming kumpanya. Pero kami ni Madam, ito yung kumpanya na binubuhos namin yung buong puso, talino namin dito kasi nagpapayaman kami ng ordinaryong Pilipino. May pinaglalaban kami dito. Kayo yung pinaglalaban namin. Mga pangarap ninyo yung pinaglalaban namin. So kung hindi pa kayo magtitiwala, kanino kayo magtitiwala? Kung magtitiwala kayo sa sarili nyo, ano na bang narating nyo? Pag magtitiwala kayo sa mga kamag-anak ninyo, mga anak, kapatid, asawa, nanay, tatay, lolo at lola, ang unang tanong, ano bang narating nila? You know, kami nagtuturo kami dito, malayo ng narating namin. No, papunta pa lang kayo lahat, pabalik na kami. Marami nyo yung kaibigan na mayayaman. Gusto nila ako tuluan. Ang sagot ko sa kanila, wala ka na matuturo sa akin kasi nagpapayaman ka pa. Ako nagpapayaman na ako ng iba. Okay? So, pwedeng mas mayaman ka sa ari-arian. Pero ako, mas mayaman ako sa mga taong napayaman ko. So, kung kanina, iba-iba yung sinisigaw, iba rin yung sisigaw natin. Kasi 2022 na. Pwedeng tumayo po lahat. Okay, so for the benefit of the first timers, no? Iba yung isisigaw natin sa narinig ninyo sa video. Taas po kaliwa or kanang kamay and make gawa kayong kamao, make a fist, hindi to pray over. I believe in prayers, I believe in God, but I also believe that prayer without action is hallucination. Okay? Puro dasal ka kung wala kang gagawin, wala mangyayari sa iyo. Patas ang Diyos, patas ang Diyos. Ikaw nagdadasal. Kapitbahay mo nagdadasal, ikaw nakahiga sa kama, yung kapitbahay mo, alas 4 pa lang, naghahanda na para magtrabaho. Sa tingin mo, sinong papakinggan ng Diyos? Yung nagtatrabaho, hindi yung batugan na walang ginagawa. Okay? So when I say, anong kumpanya mo ang sagot? iFern. Sample, anong kumpanya mo? iFern. Yan, tatlong beses yan. Yung pang-apat, yung every year, sinisigaw namin, pabago-bago, bawat taon nagkakatotoo. Sasabihin ko sa 2022 ang sagot po. Taas ulit, kaliwa o kanan.
sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample, sa 2022. Okay. Finally, ito yung hindi pala na-explain kanina. Sabihin ko lang. Yaman-yaman natin, walang ink. Okay. Ang ibig sabihin ng kak mo, kumusta ang Christmas mo? Yan yung sinasabi ko na kung hawak niyong pera, ibayad niyo na ngayon para magkaroon kayo ng magandang Christmas at next year, pagyaman yung pag-uusapan natin. Can you show the image before this one? No? Best Christmas ever. Everybody want to have the best Christmas ever, right? Pero every year, hindi siya nangyayari kasi every year, yun yung pinaghahandaan. Right now, you have about 20 days left. Kaya pang kumita at least, you know, kung 1,000 a day, at least 20,000. Okay? Or kung 500 a day, at least 10,000. Yung membership mong package, pagbenta mo yung produkto, balik yung pera mo, bili ka ulit, kalahati lang yung puhunan sa iFern versus dun sa presyo nung bentahan. Okay? You sell 2 Fern D every day, you earn 500 pesos a day. You sell 4 bottles a day, you earn 1,000 a day. 20 days, may 20,000 ka. Okay, so pag sinabi ko, taas ulit, kaliwa, kanan, kamay. Pag sinabi ko, para sa best Christmas ever, ito yung sagot. Kak mo, kak mo, kak mo. Sample, para sa best Christmas ever? Okay, so kung naniniwala ka that you found a home, no, na ito po yung kumpanya magpapayaman sa inyo, na kaya nyo magtiwala sa amin, nag-imbita sa inyo at yung mga nagsalita dito sa harap, you shout as loud as you can. You declare it to the world. Na nayayaman ka dito sa iFern. Kung hindi kayo naniniwala, okay lang. Umupo ka lang dyan. Sanay ka naman na sa hirap. Okay? Are you ready? Please. Anong kumpanya mo? iFern. Ano? iFern. I can hear you. iFern. Sa 2022. Sa para sa best Christmas ever. Kapo, kapo, kapo. Thank you.